nanakaw. And along the way, alam niyo po ang nangyari po sa kanya, hindi lang po siya ninakawan eh. Pinulit yung kanya pong damit, sinaksak pa siya, maaari nang laban po siya. Maaari na, siyempre, madami siya sigurong dalang baluwabol. Ayaw niyang ibigay, dahil sa ayaw niyang binigay, sinaksak siya. Nauhund siya eh, sabi po dito, half-dead nga siya eh. At iniwan po siyang half-dead, biruin mo yan, ang nangyari sa kanya. Na siguro kung ikaw din ay maka-encounter sa daan ng isang ganito pong pangyayari, eh, di ko lang ano magiging reaction po natin. Pero we need to be like the good Samaritan, ano, na ginawa po niya dito. And sabi niya po dito, sa verse number 31, and by the chance, there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. Biruin mo yan, na meron din po palang isang nakakita sa kanya na sometimes, sabi natin na yung mga religious, dapat sila dapat yung mga matutulungin, ano? Pero wala yan sa pagiging religious, nasa puso talaga yan. Ano, kung meron kang nakita na nangangailangan ng tulong, you should do your best na matulungan po yung tao. Okay. Alam niyo, mamaya kasi sa atin yung lesson ng pagtulong, eh, madami po yung madaming cost, ano, nakagaya ng ginawa ng Good Samaritan po dito. And likewise, a Levite, alam niyo ang mga Levita, sila din po ang mga religious na mga tao sa Israel. Diyan po nanggagaling yung priesthood. Ibig sabihin, hindi po pwede sa kila Judah, hindi po pwede kila yung mga kapatid niya, hindi po sa lineage lang ni Levi. So ang Levita talaga in the Bible, sila yung mga laking church, laking simbahan, laking tabernacle. Kasi yan yung buhay nila eh. At dyan namimili ang magiging mga pare sa mga Levita. Pero anong ginawa ng Levites nung na-encounter niya yung tao na nangangailangan ng tulong? And likewise, sabi niya, a Levite, when he was at the place, came and looked on him. Biruin niyo, tinignan niya pa naman. Yung isa kanina, yung priest, nakita niya, pero hindi niya nanilapitan. Ito naman tao na ito, nakichismis lang. Nakichismis lang, parang pag may na-aksidente, titignan mo pa, hindi mo naman binabaan at tinulungan. Parang ganoon ang ginawa niya. Yung ginawa niya, nakichismis lang siya, nakita niya, ay, masasayang yung oras ko dito. Madami akong trabaho, maybe busy po rin siya. Madaming akong gagawin pa. Kung tutulungan ko itong tao na ito, kakainin niya yung oras ko, kakainin niya yung effort ko, yung pera ko, and everything na madadali sa kanya sa araw na yun. Alright? But a certain Samaritan, alam niyo po, ang Samaritan in the Bible, hindi niya kakilala yung kanya pong ay yung tao na nandun, syempre from Israel yan eh, yung tao na nanarakawan from Jericho, ay from Jerusalem to Jericho, yung kanya pong travel. So ibig sabihin, yung Samaritano na yon ay hindi niya kalahi yung tao na yon, hindi niya kamag-anak, malayo sa kanya. Pero ano po yung kanyang ginawa? Tignan niyo po yung kanya pong ginawa. Came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Meron siya pong puso na tumulong, na awa po siya. Meron po siyang puso na kung saan ay kapag merong nangangailangan ng tulong ay willing siya na tulungan kung sino man po yung nangangailangan. Ganun po yung kanya pong puso. Hindi niya kaano-ano yung tao. Kaya minsan nga eh, hindi mo kaano-ano. Siyempre, hindi ko naman kakilala yan. Baka pag napagaling ka, may mangyari pang gabing sa akin na masama. Di ba? Yung mga naiisip natin, baka pag tinulungan ko yan, ako pa yung, di ba? May mga ganun tayong, meron tayong ganun minsan sa atin pong back of our mind na para hindi po, may mga excuses po tayo para hindi po tumulong. Pero dito, sabi po ng Bible, yung Good Samaritan, he had compassion on him and went to him, kinuha niya, pumunta siya doon, and bound up his wounds, ginamot niya yung kanya pong sugat. Ano ba po yung kanya pong ginawa? And set him on his own beast. Sinakay niya sa kanya pong kabayo. Ano? O anong dala niya doon? Donkey siguro. O camel. Nilagay niya po doon and brought him to an inn. Biruin mo yan. Hindi lang niya ginamot yung kanyang sugat. Ano ba po yung kanya pong ginawa? Dinala pa niya sa hospital. O dinala pa niya sa inn. Sa pwedeng magpagalingan po ng tao. It cost his time. Tingnan niyo, it cost his effort, ano pa?
his money kasi tinulungan niya, dinala niya doon sa lugar na safe yung tao. Ganun po yung kanya pong puso. Sabi niya, and brought him to an inn and took care of him. O, pero ino, yun sana natapos na yung kanyang obligation, no? Na dinala niya na, ginamot na yung kanyang sugat, dinala niya na sa lugar kung saan magpapagaling. Alam niya pa kung ginawa niya po dito, he took care of him. Ano, he took care of him. Naawa na siya, at nag-effort na siya, tinulungan niya na, inalagaan pa niya, eh meron din siyang pupuntahan. Alam po niya po ang kanya pong ginawa. Alam niyo po ang kanya pong ginawa. And on the morrow, naubos yung kanya pong araw, and on the morrow when he departed, he took 2 pence. Kumuha pa po siya ng kanya pong sariling pera, sabi niya, and gave to the host, and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come, I will repay. Biruin mo yan. Ang dami niya ng kinuhang responsibilidad. Kaya ang pagiging being compassionate ay meron pong question. Let's go to our lesson na. Ganun po yung puso na kung saan ay maaari, hindi ko pa siya ka-level. Kasi ganun yung kanya pong degree ng pagmamahal at awa dun sa tao na nangangailangan. Biruin mo yan, yung kanya pong puso. Compassion seeks to meet the immediate need. Hindi siya nagdahilan na busy din ako, no? Yung Good Samaritan. Bagos, ano po yung kanya pong ginawa? He meet the need of the tawag yun yung tao na nangailangan. Yan po, compassion seeks to meet the need, the immediate need. Next slide po. Kaya, yun. Love and compassion overcomes excuses and takes action. Biruin mo yung kanya pong ginawa. Sabi ko nga eh, naglalakbay rin siya. Pero, nung nakita niya na meron pong nangangailangan, namutawi yung kanya pong pagmamahal at yung kanya pong compassion dun sa tao. And overcomes excuses na sana, bakit kamag-anak naman nila? Yung kung sana nagdahilan na rin siya, no? Samaritano ako eh, hindi ko siya kakilala. Yung kalahi nga niya, iniwan nila. Di ba naalala niyo yung priest na una, tapos yung Levita na nakakita sa kanya? Eh, excuse niya na sana yun, napapatawad na rin siya. Excuse niya na rin, pero hindi eh. Ano po yung kanawa? In contrary wise, yung kanya pong ginawa eh, talagang nag-take action po siya, no? Nag-take action po siya, and ginamot niya yung nangangailangan, tinulungan niya yung nangangailangan. Yan po yung kanya pong ginawa, yung Good Samaritan. Next po. Alright, next. Okay, alam nyo, Wait. So, okay lang ba kayo dyan sa Zoom? Ayan po yung nangyari. Love and compassion is costly. Ano yung naging, anong kapalit ng kanya pong pagtulong? Ano ba? Yung oras po niya, yung effort niya, ano ba po? At yung sarili niyang pera. Ang dami pong, and alam nyo, hindi lang yun eh, yung responsibility pa nung iniwan niya dun sa inn, nung iniwan niya po dun sa... Please unmute. Yan, nung iniwan niya pa po yung tao, ay sabi niya, ano man ang gastusin niya, pagbalik ko, babayaran ko sa'yo, sabi po niya. So, love and compassion is costly and not convenient. Maari kapag may mga ganung pangyayari, eh, hindi convenient sa atin na tulungan kasi ang dami rin natin, busy rin tayo. Di ba? Pero kailangan talaga balanse lang ang buhay. Huwag naman puro tayo trabaho. Kailangan din natin isipin yung para sa iba. Kailangan din natin ilagay yung atin pong sarili sa iba. Ano po? Tulungan yung iba na nangangailangan. Along the way, hindi natin alam. May mga encounter tayong ganito. So sana magaya po natin yung Good Samaritan na hintuan kung sino man yung nangangailangan. God remembers and reward good deeds. Alam nyo, I believe in the principle of the Bible, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano yung tinanim mo, yung good things na tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Ma'am, wala akong sound. Kapalina pa ako, nagsasalita din ako. Kapalina pa ako.
Okay na po? Okay na. Okay na po ba? Yan. Sabi ko po kanina, sa akin pong closing, I believe in the principle of the Bible na kung saan sabi niya po doon, whatsoever a man soweth, that shall be also. We believe in sowing and reaping principle. Ano po yun? Kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. So if you plant good things, of course, you will reap good things also. But kung ikaw po ay nagtanim ng hindi maganda, don't expect na may magandang babalik po sa'yo. Ganun lang po yan. Principle of sowing and reaping. God remembers and reward good deeds. And next one. Three ways to practice self-compassion. Ito po yung ating pong pag-aaralan ngayon. Three ways to practice self-compassion. It focus on ourselves naman po ito. Na you cannot help someone kung hindi mo matulungan ang sarili mo. Remember that. You cannot extend help to others kung hindi mo kayang tulungan ang sarili mo. Paano ka magbigay? You cannot nurse others. You cannot nurse others if you are sick, no? If you are sick, hindi mo pwedeng tulungan ang iba kung meron ka ding sakit. Ano po? So, ito po yung aralan natin. Three ways to practice self-compassion. The of course, to be kindness is to the person you need to be kindness is to yourself first. Kailangan, bago ka maging mabuti sa iba, mabuti ka muna sa sarili mo. Kasi you cannot practice what you cannot teach what others kung hindi mo naman ginagawa sa sarili mo ito. Ganun lang po yan. Self-compassion is the ability to understand. Yan. Na baka hindi mo hanggang ngayon ay hindi mo pa naiintindihan ang sarili mo. Hindi mo pa kilala yung sarili mo. Sabi po niya dito, self-compassion is the ability to understand. You know, you must know your limits. Ano? You must know your capability. Huwag kang mag-extend dun sa hindi mo kaya. Ano ba? Kasi ano po ang result po nun? Pagpipilitin mo, baka ma-aksidente ka, baka ma-prostrate ka, ano pa po, magalit ka sa sarili mo, kasi nga, beyond your measure, ginagawa mo, pero there's no harm in trying nga, pero kailangan malaman mo, you need to understand your ability and accept who you are, ano pa, kailangan natin pong intindihin yung ating pong capacity, and be patient with yourself, baka merong nagawa yung sarili mo, isaksakin mo na, mali ka. Sampalin mo yung sarili mo, hindi po gano'n. Suicidal kasi yung iba, hindi niya maintindihan yung kanya pong sarili. Ano ba? Dahil meron siyang shortcomings, sinisisi na ang sarili, nag-self-pity na po siya. Yan po yung magiging result kung hindi mo maintindihan, ma-accept. Kaya be patient with yourself. Despite your shortcomings and imperfections and failures. What? Kaya B, ano, sabi niya po dito, yung kanina nga, dun sa ating pong kwan, kanina, ano yung sabi niya? Be kind to yourself first before others. Ano? Hindi mo pwedeng sabihin na maging mabait ka sa iba kung hindi ka na mabait sa sarili mo. So, wala po yun. Kailangan lahat po natin yung sarili po natin. Next one. It is mindfully accepting a painful and shameful moment and treating yourself kindly as you go through it. It also means reminding yourself that the pain you're going through is all a part of shared human experience. Alam niyo po, kaya nga yung kanina, yung aming atin pong pinapakinggan na motivational na talk kanina, sabi niya, kailangan minsan madapa, kailangan minsan mabugbog, ano? Pag sa boxing, eh kailangan mo minsan matalo para sa susunod na may ilaban ka, eh alam mo na yung gagawin mo. Eh, mahal ang tuition fee ng experience. Mahal ang tuition fee ng experience. Bakit? Eh, charge to experience nga eh. May charge ang bawat experience. Biruin mo, sa susunod na pagkakataon, ma-encounter mo yung same problem na yun, alam mo na yung gagawin mo. Nalugi ka sa negosyo, nalugi ka sa pag-ibig, nalugi ka sa ano? Pero ka na experience eh, alam mo na yung gagawin mo sa susunod ng mga pagkakataon. So sabi niya po dito, it is mindfully accepting a painful or shameful moment. Accept mo lang yung mga bagay na yon, mapahiya ka, masaktan ka. Eh, yung iba eh, hindi ka tinitris na maayos. Sabi niya po yan, it also means reminding yourself that pain you're going through
is all part of a shared human experience. Hindi lang ikaw na naka-experience niyan. Everyone, everybody is going through all of these experiences. Alam niyo sa drama ng buhay, pangit kasi ang kwento kung walang drama eh. Kumbaga walang conflict, walang struggle, walang pain, walang climax, ano? Ang pangit ng kwento na gano'n. Kaya mas interesting yung kwento ng mga tao na nagkukwento. Nagkukwento. Kung merong shifting, alam mo ako noon, ganyan din ang sitwasyon ko. Pero by the grace of God, by His grace, tinuruan ako kung paano ako makarecover sa mga struggles ko in life. Diba? Ang ganda ng mapagkwentuhan yung buhay na may buhay na kung saan i-apply mo rin yung kanila kong mga victorious moment. Maintindihan nila kung ginawa para sila po ay maging victorious. You're not the only one going through this. Okay, next one. Alright. Forgive yourself. Forgive yourself. Be gentle with yourself for your shortcomings. Wag mo masyadong, hindi big deal yun, mga kaibigan. Yung ikaw po ay sometimes ay ma-pain. Hindi yung big deal. Kailangan mo intindihin. Be gentle to yourself. Wag mong saktan yung sarili mo. Wag mong sabihin na, baka mo po kasi hindi ganun to. Kaya sisihin ang sarili mo. Forgive yourself and let go of the shame, guilt, and sadness you feel. Grow from it. Yung mga experience na mga na-encounter, mga sometimes na fail ka, eh bahala mo na yun sa susunod sa pagharap ng buhay. Yan lang po yan. And learn from the experience and then let go kung ano po yung mga nakapag-post ng guilt, shame, and sadness. Kasi kapag ka meron ka pa ng guilt feeling sa puso mo o merong pain sa puso mo, eh hindi ka mabubuhay ng masaya. Yan lagi yung baggage mo. And you cannot be compassionate to others. Kasi nga yung sarili mo, hindi mo po napatawad eh. Di po ba? Okay, number two. Speak kindly to yourself. Alam nyo, ang words. Ayan. Words can build up and can destroy. Di ba? Ang words, pwede yung makasakit. Mas masakit nga yan kaysa sa suntok eh. Masakit na salita. It can burn, it can cause war ang salita. Kapag ang dalawang leader ng mga bansa ay kapag merong hindi pagkakaintindihan at nagsabi yung isa, nagigirahin kita, eh, gera talaga. It can cause war ang words. Ano pa? It can destroy. Kaya niyang sirain yung reputation ng isang tao, kaya napaka-powerful ng words. Pero ang words that it can build up. Kaya niya ding i-build up ang isang tao ang salita. Sabi niya po dito, your words are powerful. Napaka-powerful po ng words. When you notice you're having critical self-dialogue, kapag iniisip mo, na-encounter mo, na nakikipag-usap ka sa sarili mo na ng masasakit na salita, ano ba? Sabi niya po dito, interrupt it. Replace it with a positive and nurturing thought. No? Palitan mo yung negative ng positive na pag-iisip. It helps and make a list of things you like about yourself and revisit it whenever you need encouragement. Kaya nga, huwag mong sakta naman yung sarili mo sa pamamagitan ng salita. Huwag mong isipin na pangit ka. Ganun talaga. Nagkataon lang na mayroon mas maganda. Ano ba? Huwag mong sirain yung sarili mo sa pamamagitan ng masasakit na salita na hindi mo matanggap yung sarili mo. Paano ka tatanggapin ng iba kung hindi mo ma-accept ang sarili mo? Di ba? So you need to accept first yourself kung sino ka talaga. Be kind to yourself. Huwag mong saktan yung sarili mo sa pamamagitan ng masasakit na salita. Ang taba-taba ko. ang pandak ko. Masakit na ako. Masakit na. Oh, build up mo yung sarili mo. Ah, mayroon pang mas mataba sa akin. Mayroon pang mas maliit sa akin. Ano? Mayroon mas pango sa akin. Di ba? Everyday ano? Naman mong so, be kind to yourself. No? Yun yung tignan mo. Alright. So, challenge yan ate. Kailangan sabi niya dito, your words are so powerful.
have a positive mindset. Next. Next po, next. Pero time lang. May time lang. Alright. Okay, ito po, maganda. Sabi po nito, nourish your body with finding a movement activity you enjoy. Hello, kailangan po rin natin yan. Kailangan, bago ka magpakain ng iba, pakainin mo muna yung sarili mo. Ano? Kailangan, i-nourish mo muna yung sarili mo. You cannot extend help to others kung hindi mo matulungan yung sarili mo. Alangan naman yung para sa'yo na lang, isang kain na lang, ibigay mo pa sa kanila, di kawawa ka na. No? Matutulungan mo yung iba kung natulungan mo yung sarili mo. At kapag ka, nandun ka na sa state na kaya mo nang tumulong, eh, di makapag-extend ka naman yung help sa others. Okay, nourish yourself by finding a movement activity you enjoy. Kailangan ng exercise, sabi niya. Preparing healthy meals. Wow, tabado tayo dito. Kailangan hindi lang puro prito. Ano? Puro noodles. Puro pato. Ano? So, kailangan din natin magtalbos ng kamote minsan. Yung apag, ano sa Ilocano? Blanch. Blanch ka. Ayan yun. Apag-burek. Ito Ilocano ko, apag-burek. Ayan, apag-burek lang. Kasi yun yung mga kailangan na natin ngayon. Ang daming nag-a-arise ng mga sakit. So, we need to prepare a healthy means and paying attention to your body's needs. Ah, kailangan ko na palang magpamasahe. Kailangan mo pa naman yung lak, ano? Kailangan mong alagaan yung sarili mo. Ah, kailangan ko na palang magpaganda ng kuko. Magpa, ano pa ba? Magpaspa, no? So, hindi masama yan kasi nga, kung yan, deserve ninyo. At ay, sabi nga ng lesson natin eh, alagaan natin yung sarili na. We need to nourish. Nourish your mind by accomplishing something you've been putting off. Alam nyo, ang dami nating stress minsan. So, yun dun sa mga stress natin, kapag iniisip-isip mo pa yun, eh, yung dun ka na lang. Pero kailangan din natin minsan mag-relax mode. Kumbaga, iwan yung mga problema, mag-relax ka muna, and balik ka ulit pagka kaya mo nang harapin yung mga pagsubok ng buhay. Sabi ko niya dito, adapting a growth mindset. Kailangan mag-grow tayo. Positive always ang mindseting po natin. And going offline. Minsan kailangan pala natin mag-turn off ng cellphone. Bakit? Kahit alas 12 na ng gabi, alas 6 ng gabi, syempre, kailangan mo rin mag-rest. Ano? Kailangan rin natin mag-offline, sabi niya dito, from time to time, to connect with yourself. Kailangan mong devotion. Kasi nga, kapag ka yung problema ng iba, eh, puno problema mo din, eh, meron ka rin sariling problema. Eh, problema na lang ang lahat ng nakita ng mata mo. Diba? Mga maliliit na mga bagay, hindi mo na maintindihan kapag gano'n. So, you need to be offline din from time to time. Nourish your heart by accepting yourself. Creating a healthy boundaries and focusing on what you can control. May mga bagay na hindi na natin din control. Huwag ka nang mag-dwell doon. Ah, hindi ko na kaya yan. Bahala na ang Panginoon dyan sa area na yan. Eh, kung pipilitin mong gagawa ka immediate ng paraan, halimbawa, eh, rough road yung dadaanan mo, eh, papasimento mo yan. Hindi mo na kaya yun. Hindi mo na kaya yan. So, we need to nourish ourselves. If you don't love yourself, you cannot love others. Hello? Sabi po niya dito, if you don't love yourself, sabi nga ng asawa ko minsan, eh, selfish ka pag magkasakit ka. Bakit pag nagkasakit tayo, selfish tayo? Eh, ibig sabihin, paano mo ma-care yung anak mo, yung asawa mo, di ba? So we need to love ourselves first before loving others. You will not be able to love others if you have no compassion for yourself. Biruin mo yan. How can you extend compassion to others kung hindi ka naman naaawa sa sarili mo? No, kayod ka, labaw ka na. Kuba ka na, lay-lay na dila mo. Yung mga term na naaawa natin, sobrang pagod ka na. Paano ka pa makapag-extend ng help sa iba kung wala na, wala ka ng time sa sarili mo? Have compassion to yourself. Kailangan mo din maawa sa sarili mo. Kung kailangan mo ng bakasyon, magbakasyon ka. Kung kailangan mo ng rest, kung kailangan mo ng pagkain na masasarap, kumain ka. Huwag na lang
Huwag na lang puro bantayo, puro tipid. Kung puro tipid ka na lang, eh, nako, delikado rin po yun. Then you are able to, then you are not able to developing compassion for others. So yun po, yung ating po lesson, if you don't love yourself, hindi mo pwedeng mahalin po ang iba. Hindi ka makapag-extend ng help sa iba. Sabi po ng Bible, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Alam nyo, dito sa ating pong agency, alam naman natin eh, kung sino yung, makita mo palang yung tao, may problem na siya. So, makipagbuhat ka, sabi po ng Bible. Bear ye one another's burden, makipagbuhat ka dun sa problema ng iba. Kausapin mo siya, how can I extend help sa iyo? How can I pray for you? Yun sa bagay na yun, napakalaking tulong po no. Pwede ba kitang ipag-pray sa problema mo yan? Di ba ba? So, bear you one another's burden. And yung problema natin sa agency din natin is ANP. Makipagbuhat ka din sa 2 million sa akin, ano? Kung ako na lang, tawin na lang at kami na pagod na. Iyaman ka. Iyaman ako pero, ako lang pero pagod talaga yung paguran. So, kung balance lang. Lahat tayo ay mag-perform, edi damay-damay din tayo sa biyaya. Yung biyaya na distribute eh, no? So, yun lang. Lahat yan ng, sa, lahat ng area ay dapat ay magtulungan po tayo. Bear you one another's burden and so fulfill the love of Christ. Alright? Pray na tayo at mahaba-haba na yata yung ating pong talk. Let's pray. Salamat Panginoon sa umagang ito na pinagkaalam niyo po sa amin. Salamat sa lesson po namin. Tulungan niyo po kami na magiging kagaya po ng Good Samaritan na kung saan Panginoon ay natulungan po niya yung nangangailangan. Help us also Lord na tulungan din namin ang sarili namin so that we can able to help others also. Tulungan ka po kami. Salamat po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.